Todo kayo na mga OFW alang-alang sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Pero mahalaga rin para sa kanila ang mag-ipon. Ay ang Department of Migrant Workers pinalakas ang programa para turuan ng mga OFW na mag-invest at umiwas sa scam. Saksi si JP Sorian. Limang taon tiniis noon ni Margarita ang mawalay sa mga mahal sa buhay para sa 30,000 pisong buwan ng sahod bilang healthcare worker sa Saudi Arabia. Malaking halaga noong 2013, lalo na kung naipot sa kalahating dekada. Pero dahil breadwinner ng pamilya at takbuhan ng mga kamag-anak, nagising na lang daw siya isang araw na wala pa lang naipot. Yung effort mo doon, wala kang tulog, kahit may sakit ka, kailangan mo talaga magtrabaho doon. So bali, kung nung pagkagising mo lang, nandito na ako sa Pilipinas, sir, sabi ko, dapat nag-ipon ako before, hindi lahat ibibigay sa kanila. Wala mang pagsisisi sa pagtulog, sana raw ay nag-invest din siya sa pagkakakitaan. Bagay na titiyakin daw niya ngayong papunta siya ng Canada bilang caregiver. Para sa mga OFW tulad niya, ang pinalakas na Financial Literacy Program ng Department of Migrant Workers. Bahagi niyan ang seminar na required para sa lahat ng paalis na OFW. Mga kapuso, bago makaalis ang isang OFW sa ibang bansa, kailangan mo na niyang dumaan sa tinatawag na PIDOS o yung Pre-Departure Orientation Seminar. Kabilang po sa mga itunuturo sa kanila sa training room na yan ay yung Financial Literacy o kung paano pwedeng mag-ipon ang isang OFW na magtatrabaho sa ibang bansa. Katuwang sa pagpapaintindi sa kanila sa halaga ng ipon, investment at kung paano iiwas sa mga scam ang ilang pribadong bangko, pati na Philippine Stock Exchange o PSE. Nagpirmahan ng kasunduan para sa collab na ito, ang partnership sa PSE. Makakaengganyo sa pag-invest nila sa mga kumpanya sa Pilipinas. Dagdag tulong na sa pagpapalago ng ekonomiya at paglikha ng trabaho sa Pilipinas. Pagkakataon pa para kumita sila. So that there will be more Filipinos educated in terms of how the Philippine stock market works, high risk, low risk, high yield, low yield, how to prevent dubious stock offerings or scams or what have you. At pag nagdesisyon silang bumalik sa bansa, tutulungan din sila ng DMW na pumasok sa pagpasok sa negosyo. Ikinatuwa yan ng first-time OFW na si Joanna. Siyempre, of course, makaipon. Para in the future, pag naka-uwi na, so magbi-business. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.